Kung ano ang iyong tinanim, ay siya rin iyong aanihin. Pag nagtanim ka ng kabutihan sa mga tao sa paligid mo, tiyak na kabutihan din ang ibabalik nila sa buhay mo. Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John D. TV. At ngayong araw na ito, isang kwento na tiyak akong aantig sa kalooban ng bawat isa ang sa inyo'y aking ibabahagi. Isang kwentong kapupulutan ng aral at sumasalamin sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang kwento ng isang matandang palaboy na pinagtabuyan sa harap ng restawran. Ngunit isang butihing babae ang babago sa kanyang buhay. Ano nga ba ang mga kaganapan sa kwentong ito? Yan ang dapat niyong abangan, kaya halika na, tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Mang Jorge, baka pwedeng umalis na po muna kayo sa kinauupuan nyo. Kanina pa po nagre-reklamo kasi yung manager ng restaurant na ito. Marami daw customer na ayaw pumasok dahil naiilang po sa inyo. Magalang na pakiusap ng pulis na si Lito sa matanda. Naiilang o nadidiri? Bakit? Pati ba itong lugar na ito ay nabili na rin nila? Hindi na pwedeng umupo ang isang matandang kagaya ko dito. Naiinis na sambit ni Mang Jorge habang pilit na itinatayo ang sarili sa pagkakasalampak sa sahig malapit sa nasabing restaurant. Sige na po Mang Jorge, bawal din naman po ang standby dito sa sidewalk. Pagbigyan nyo na po ang manager ng restaurant, wika ng pulis. Kayayabang na mga iyan, kala mo kung sino? Oo na, alis na ako. Hindi nyo na kailangan pang ipagtabo yan, wika ng matandang pulubi. Kilala na si Mang Jorge sa lugar na yon dahil ilang dekada na itong palaboy-laboy. Bilay din ang isang paa nito kaya iika-ika siyang maglakad. Dahil sa lansangan na nga nakatirang matanda ay hindi na nito nagagawa pang maglinis ng katawan. Isa pa sa mga ugaling iniilaga ng mga tao ay lagi itong masungit. Tila lagi itong may ipinaglalaban. Kahit na palaboy ay mataas ang pride nito, hindi ito basta na lamang humihingi ng tulong kung kani-kanino. Ang alam ng mga nakakakilala kay Mang Jorge ay dati daw itong waiter at kusinero sa naturang restaurant. Ngunit isang araw ay nadisgrasya ito. Ngunit imbis na tulungan siya ng pamunuan ng kanyang pinagtatrabahuhan, ay tinanggalan pa siya ng hanap buhay. Dahil may kapansanan na, ay naging mahirap kay Mang Jorge na humanap pa ng trabaho. Hindi na rin siya nagkaroon pa ng sariling pamilya dahil ikinahihiya niya ang kanyang kalagayan. Palagi siyang bumabalik sa restaurant na yon upang hingin ang danyos na matagal na sanang ibinigay sa kanya. Lumayo ng bahagya si Mang Jorge sa restaurant upang hindi na masita. Ngunit dahil hirap nga sa paglalakad at pagtindig ay umupo muli siya sa bangketa. Isang babae ang lumapit sa kanya at siya ay kinausap. Nagugutom ka na ba Mang Jorge? Gusto mo ay kumain tayo sa restaurant na yon? Tanong ng babaeng nakapormal na suot, sabay turo sa restaurant kung saan siya pinaalis. Hindi umimik si Mang Jorge at tila walang narinig. Tara na Mang Jorge, alam kong hindi pa po kayo kumakain. Pumunta na tayo sa restaurant na yon para makakain ka na, giit pa ng babae. Tigilan mo nga ako, ayaw ko ng kausap. Hindi ko lang alam kung wala ka lang talaga sa katinuan o kinukutya mo lang ang kalagayan ko. Tingin mo ba papapasukin nila ako? Araw-araw nga ako pinapalayas ng mga yan. Naiinis na sambit ni Mang Jorge. Akong bahala sa inyo, Mang Jorge. Tara na po at tutulungan ko na kayong tumayo. Kahit anong i-order niyong pagkain ay ayos lamang sa akin, wika pa ng babae. Ngunit mariing tumanggi si Mang Jorge at pilit na pinapaalis ang babae. Nang mapansin ng pulis na si Lito ang nangyayari ay agad niyang nilapitan ng dalawa. May problema po ba tayo dito? Tanong ng pulis. Wala naman po, inaanyayahan ko lang si Mang Jorge na kumain sa restaurant na yon, ngunit hindi niya nais. Wala pong ginagawang masama sa akin si Mang Jorge, paliwanag ng babae. Inaanyayahan na pala kayo Mang Jorge, bakit hindi na kayo sumama at nang makakain na kayo ngayong araw?
pagkakataon nyo na itong makapasok muli sa restaurant na yon. Tila pangungutyang sambit ni Lito. Gusto nyo lang mapahiya ako muli eh, kaya pinipilit nyo ako. Alam ko naman ang kalagayan ko, at hindi nyo na kailangan pang ipamuka. Uwi ka pa ng matanda. Mang Jorge, alam kong hindi nyo na ako naaalala, pero talagang kayo po ang sinadya ko dito sa lugar na ito. Nang mabalitaan ko ang nangyari sa inyo ay nagtungo talaga ako dito. Nalulungkot ako sa mapait na sinapit niyong ito. Ngunit narito na ako para tulungan kayo, pahayag pa ng ginang. Napatigil sa pagbubugnot ang matanda at napaisip sandali. Pilit niyang inaalala ang itsura ng babaeng yon. Ako po si Sally. Natatandaan niyo po ba nung nagtatrabaho pa kayo bilang kusinero sa restaurant na yan? Tanong pa ng babae. Malakas ang bugso ng ulan noon. Walang-wala akong matuluyan dahil pinalayas na ako ng tinitirhan kong boarding house. Ilang araw na rin akong hindi kumakain ng mga panahon na yon. Kumakalam na talaga ang sikmura ko nang bigla niyo po akong inayang kumain sa restaurant. Malaki ang pagtutol ng manager noon dahil basang-basa ako ng ulan at nanlilimahid ako sa dumi. Pinapalabas niya nga ako dahil wala akong pambayad pero iginiit mong manatili ako. Ilang sandali lang ay inilabas mo ng pagkain at ibinigay mo ito sa akin ng may ngiti. Alam kong hindi iyon libre dahil nakita kong binayaran mo ang kinain ko. Lumuluha ako noong araw na yon dahil hindi ko akalain na sa posisyon ko ay may nagtangka pang tumulong sa akin. Hindi ko nakalimutan ang kabutihang yon, Mang Jorge, kwento ni Sally. Maging ang pulis ay naantig sa kinuwento ng babae. Hindi din niya akalain na ang masungit na si Mang Jorge ay mabuti pala ang kalooban. Ibinigay ko ang lahat ng oras ko sa restaurant na yon. Marami akong mga resipi ng pagkain na ako talaga ang gumawa at ninakaw nila sa akin. Nang hindi na nila ako mapakinabangan, ay bigla na lang nila ako tinanggalan ng trabaho at ng lahat ng benepisyo. Ilang taon na ako nagtitiis dito sa lansangan. Naiiyak na wika ni Mang Jorge. Tutulungan ko po kayo, Mang Jorge. Hindi niyo po na itatanong, isa na akong hukom ngayon. Ilalaban natin ang kaso niyo sa restaurant na yan. Sa ngayon ay paunlakan niyo muna ako na kumain tayong dalawa. Marami po tayong pag-uusapan, pahayag pa ni Sally. Sa puntong ito ay pumayag na rin si Mang Jorge sa kagustuhan ng ginang. Nang tangka silang harangin papasok ng restaurant, ay nagpakilala si Sally at agad silang pinaglingkuran ng mga ito sa kabila ng itsura ni Mang Jorge. Tinulungan ni Sally si Mang Jorge upang makabawi sa buhay. Inilaban nila ang kaso ng matanda laban sa restaurant at nanalo ito. Bukod sa perang matatanggap ni Mang Jorge sa pamunuan ng restaurant, ay binigyan din ni Sally ang matanda ng masisilungan. Lahat ng ito ay bilang ganti sa munting kabutihan ni Mang Jorge noon kay Sally. Tinanaw niya itong malaking utang na loob dahil mula ng araw na tinulungan siya ni Mang Jorge ay nagkaroon siya ng bagong pag-asa na hindi sumuko sa laban ng buhay. Isang malaking aral ang iniiwan sa atin ng kwentong ito. Hindi liko ang Diyos upang hindi makita ang mga kabutihan na ginagawa natin sa ating kapwa. At tulad na lamang ng nangyari sa buhay ni Mang Jorge, nandiyan ang pagtulong ng Panginoon. Kumuha siya ng kasangkapan upang matulungan si Mang Jorge nang siya ay nasa gipit na kalagayan na. At ang mga tinanim na kabutihan niya noon ay bumalik at tinatamasa na niya ngayon. Kaya palagi nating piliin ang paggawa ng kabutihan sapagkat labis na nalulugod ang Panginoon sa ganitong mga gawa at patuloy niya tayong pagpapalain sa ating mga buhay. I hope na marami kayong natutunan sa kwento natin ngayong araw na ito. Hanggang sa mga susunod na videos na puno ng aral. Once again, this is John DTV. Subscribe!